So ayun mga master, no, shout out po muna tayo. Ayan, shout out sa iyo Master Andre Razel. Ayan, maraming salamat po, na appreciate ko yung comment nyo. And then maraming salamat po, and then shout out kay Charles Casura. Ayan. Maraming salamat Master, and then kay Master Jennifer Rondilla na laging nandiyan. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po mga master, no, kahit tayo napansin niyo yung ating mga previous videos, wala na tayong ads. So pipilitin natin 'yan, pipilitin nating i-resolben. Pero sa ngayon, maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa ating YouTube channel, sa YouTube channel ko mga master, no. Na-appreciate kong lahat yung panonood na ginagawa nyo. Maraming 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 salamat mga master, no. So ayun, maraming salamat mga master. Simulan na natin. So what's up mga master, no? Welcome back ulit sa channel ko. Ayan. So for today's video mga master, no, ang gagawin natin o yung tatalakayin natin mga master, no, ay ano nga ba yung aquarium rock salt o yung rock salt na yung ilalagay natin dyan. Ano ba yung magiging epekto nito sa ating aquarium? And then ano yung benepisyo nito sa ating aquarium? So ayun mga master, no, bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag makalimutan mag-like, share, and subscribe na mga master, no. I-ring mo na rin yung bell mga master, no, huwag mong kakayayan. So ayun, simulan natin. Unstoppable! So mga master, no, first of all, ayan, ang sasabihin ko sa inyo, yung aquarium rock salt o yung rock salt, kasi mga master, hindi siya pang pa-stable o hindi siya pang pa-quality ng tubig mga master, no. Ang rock salt kasi mga master, nakakatulong lang yan para ma-enhance yung tubig natin, mapatay yung bacteria. Hindi talaga siya pang pa ang tawag dito, pampa good quality ng tubig natin. Pampatanggal lang siya ng bacteria, pampatay lang siya ng bacteria sa ating mga tubig. Ayun mga master, no, medyo mali, namamali na kasi ng landas yung ating mga kaibigan sa mga yung mga bagong keeper. Ayan. Yun yung purpose nun, hindi talaga siya pampa stable o pampaganda ng tubig natin. Pampatay lang siya ng mga parasite o yung mga maliliit na parasite natin dyan para makaiwas sa pagpatay ng ating mga isda. Ayan. Yun yung pinakang purpose mga master nung aquarium rock salt, no. Hindi talaga siya, no. Pero mga master, no, ang gagawin natin talaga ay ano nga yung magiging benepisyo ng aquarium rock salt na yan, rock salt na yan sa ating aquarium. And then ano yung cons, pros and cons kumbaga mga master, no. So unang-una yung magiging bad side sa paglalagay ng ating aquarium rock salt o yung rock salt, pag napadami ka, magiging watermarks kasi yan mga master, no, sa ating mga aquarium. Hindi lang siya ano, tsaka pag napadami, ayan, hindi ko rin naman masasabi kasi mayroong mga breeder na may maraming maglagay ng asin lalo na tuwing taglamig. Ayan mga master, no. Yan tuwing taglamig na mas marami talaga sila maglagay kasi ewan, hindi ko alam. Mas yung pag malamig daw kasi mas maraming mga parasite na nabubuo. Pero ewan ko lang din kasi nagbababa kasi ako ng tubig mga master, no. Hindi ako naglalagay ng asin sa aking mga aquarium pag malamig ang panahon. Kagaya ngayon, hindi siya malamig ang panahon. Ayan, wala. Ano lang, mataas yung tubig ko. Ayan. So, ayun mga master, no. Ano nga tapos yung good side naman ng ating mga paglalagay ng asin-asin na yan sa ating mga aquarium. Yun yung ano, makakaiwas tayo. Yun nga, sinabi ko kanina, makakaiwas tayo sa mga sakit ng ating mga isda kagaya ng mga ano ang tawag dito, kagaya ng mga parasite. Yan, yan yung kita, yung ano, kita nyo yung kulay puti na pinupup ng isda natin, yun mga parang ganun, nakakaiwas tayo doon. Saka kasi yun yung pagminsan kinakain ng mga agapi natin yung mga parasite sa loob, pero yung parasite na yun, yun yung nasisira, nakakasira sa katawan ng mga isda natin, nakakasira sa bituka, nagkakasakit sila. Ayun mga master, no. Tapos, yung isa pa, matutulungan din ng asin yung katawan ng isda natin, dun yung slimy part ng isda natin, yung medyo, ayun ko, hindi ko alam kung anong tawag dun mga master, no. Pero, nakakadagdag yun sa pagka-slime
Oh, pagka madulas nung isda natin sa loob ng aquarium mo, nakakatulong kasi yun sa pagkaiwas ng white spot, mga master, no? Ganun din yung ano, yung pagka yung fin rot, madali siyang magamot. Yung isda kasi natin, di ba nilalagyan natin ng ano yun, sinasalt bath natin yan. Yun, isa pa rin yung sa paraan, no, yung good idea pag gamitin natin yung asin pang medicate dun sa fin rot, mga master. No? Dun din na, ginagawa ko yun, mga master. Pero sa ngayon, yung Rusalka product, yun yung aking ginagamit. Nung napansin nyo naman sa previous videos natin, mga master nyo, yung Rusalkang isa, yung serum, ayan, tinesting natin yan, okay naman yung ano, yung result. Kaso nga lang medyo matagal. Ayun, hindi ko naman wala akong ano, nilagay doon asin. Pero ang proven and tested ko na talaga yung asin. Ayun, yun yung nakakatulong doon. Tapos yung pangatlo na benepisyo doon sa ating mga aquarium. Ayun, mga master, no. Medyo malilesen yung bacteria. Ayun, yun yung ano, yun yung pinakang maganda dun sa asin, no. Makaka-lessen tayo ng bad bacteria. May iwan lang yung mga good. Pero, hindi lahat ng parasite o yung bad bacteria napapatay ng aquarium. Napapatay ng asin, mga master. No? Meron talagang gamot na pampatay dyan. Meron tayo sa commercial na mga, sa mga tindahan ng mga sa fish store. Ayan. Meron tayo doon, mga master, sa mga pet shop. Yan. Meron tayong mga inaalok na gamot para mapatay yung gantong sakit. Naka yung dropsy meron, yung pinrot meron, yan. Meron yang nakalaan na gamot sa ngayon. So yan, mga master, no. Siguro hanggang dito na lang yung ating pag-uusapan. Ayan, mga master, no. At sana meron kayong natutunan sa videong to, mga master, no. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sana mga nanonood, ayan, sa patuloy na nanonood, nagsusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Kahit ayun, napansin nyo, medyo na-demonetize tayo. Na-demonetize na nga, hindi na medyo na-demonetize tayo. Kasi umabot na ng 4 months before tayo, before dumating yung, ano, yung Google PIN. At as of now, hindi pa nadating yung ating Google PIN. Ayan, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero susubukan natin i-resolve tong product natin ito, yung ating mga pagkukulang dito sa ating YouTube channel. So ayun, sa mga bagong YouTuber dyan, i-safekeep nyo kung ano yung mga experience ko dito, depende dun sa mga Google PIN, kasi yung iba, yung Google PIN nila madaling dumating. So ayun, huwag na sanang umabot yung kagaya ko ngayon. Ayan, maraming salamat po. So burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what